Magiging kabi-kabila ng Christmas party at pamimili, kaya dumiskarte na kung paano makakaiwas sa Carmageddon na lalala paraw sa huling weekend bago magpasko. Saksi live si Jonathan Andal. Jonathan! Iga, nag-improve na yung daloy ng trapiko dito sa may EDSA North Avenue. Ito mga sasakyan na nakikita nyo ngayon sa aking likuran, yan yung papunta ng Balintawak. Medyo mabilis na yung usad niyan kumpara di tulad kanina na usad pagong ang mga sasakyan dito. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Pero hindi yan Christmas lights, kundi ilaw ng mga sasakyan sa EDSA. Huling tatlong weekend bago sumapit ang Pasko, marami ang hindi napapaawit kundi nagngingit-ngit sa traffic. Ang ibang pauwi, haggard na, kahihintay ng masasakyan. Kung pinalad mang makasakay, ang titiisin naman, siksikan, mapabuso MRT man. Ayon sa MMDA, halos 200,000 sasakyan kada araw ang pumapasok sa Metro Manila mula sa mga probinsya. Kasama ito sa 20% na dagdag na motorista sa NCR ngayong Kapaskuhan at sa EDSA lahat ang daan ng mga yan. Tatagal pa po ito hanggang sa matapos ang taon. Yung alas 12 po natin hanggang alas 2 ng hapon ay moderate to heavy. At halos nakakahinga ho ang EDSA alas 12 na ng madaling araw. Kaya sabi ng MMDA, humanda na sa Carmageddon sa December 20. Yun ho yung huling weekend, pagpasok po ng Pasko. At alam ho natin mga kababayan natin, mahaba-haba ang bakasyon hanggang bagong taon. Siya po natin aasahan, sir, yung mabigat na daloy ng trapiko. At saya sa oras, pabigat sa bulsa kung suki ka ng ride-sharing app na Grab. Pahirap nang makapag-book, nakalulula pa ang singil. Just a normal, 700, but minsan umabot ng 1,000 plus. Wala kaming choice eh. Kasi lalo pag nagmamadali ka. Kasi I also take Grab going home. So kumbaga, ano yun, another ride na lang yun. Kumbaga magiging expense ko, magiging pang tatlong rides rather than two. Paliwanag ng Grab, pag ganitong magpapasko, dumarami talaga ang mga Grab user. Ang spike daw sa presyo, hindi sanhi ng anumang hocus-pocus, kundi bunsod ng surge sa demand at sa traffic. Ang per minute na yan, pag umakyat, aakyat po talaga yung base fare na yon. And if the base fare goes up and the surge kicks in, talaga pong minsan more than double ang makikita nila. Iga nyo, nakikita nyo ngayon sa inyong screen yung mga pasahero nandito ngayon sa kalsada ng EDSA. Hirap pa rin silang makasakay ngayon kahit 11:30 na ng gabi. Napapansin natin dyan pag may dumadaan na jeep, nag-uunahan sila sa pagsakay para lang makauwi. Yung loob naman ng terminal ng isang mall dito, nakikita natin, may pila pa rin ng mga pasahero. Itong mall na nasa gilid ko ngayon, batay sa kanilang mall hours, mamayang alas 12 ng madaling araw pa magsasara. Igan, yun muna ang latest mula rito sa Quezon City. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.